asawa ko malayo po din sa amin. Hindi ko kasama. Isa rin siyang frontliner sa malayong lugar. So bilang ako, tumatayo ako ng isang nanay at isang tatay sa anak namin. Malaking pasalamat ako kasi andyan yung mga magulang ko na nakapusuporta sa akin. Katulad nga ng maga pa lang yan. Gagayak ako, so tulog pa yung anak ko. Minsan dumarating din ako sa gabi, tulog na siya. Hindi ko malang siya mayakap, ganun. Maugawa o magampanan yung bilang isang nanay sa anak. Kasi inuuna namin yung kapakanan ng bayan. Isa sa pamilya namin. Ting ako sa bahay minsan, hindi ko siya agad mayakap. Kasi nga, galing ako sa labas, sa field. Tapos, may times na ayaw niya sa akin sumama. Kasi nga, hindi siya laki sa akin. Mas laki siya sa magulang. So, yung time, wala akong time para sa kanya. Hindi ko na ibibigay bilang isang ina. Kaya, sobrang masakit para sa akin kasi hindi ko malang marunong yung unang word na sasabihin niya. Hindi ako yung unang nakarinig. Yung unang hakbang niya, hindi rin ako unang nakakita. Ang unang nakakita yung mga magulang ko kasi sa kanila siya lumaki. Para sa akin, yung nanay yung lagi kang naandiyan para sa inyong mga anak. Walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon. Tsaka yung pagiging isang ina, dapat laging nararamdaman niya ng iyong mga kapamilya yung tinatawag natin na unconditional love. Yung willing kang ibigay sa kanila lahat. Para sa akin, yung pinakamatinding pagsubok na nararanasan ng isang ina ay yung magkasakit ng kanya. Magkaroon ng karamdaman. Ino-provide ko ay ang mga masusustansyang pagkain na dapat kailangan ng kanilang katawan upang lumakas ang kanilang resistensya. At gaya nga ngayon ng ating mga pinagdaraanan, na ang tanging panlaban lang natin ay dapat meron tayong malakas na pangangatawan na kung saan ang aking mga anak ang inuuna kong mabigyan ng mga safety precautions o yung mga dapat gawain gamit ng alcohol sa ating mga kamay, pagdi-disinfect at sumunod sa mga social distancing at sa mga rules upang masugpo ang COVID-19. Chichay, sana kahit laging wala si nanay at si tatay, hindi ka namin laging kasama, tanda mo na, mahal na mahal ka namin at andito lang kami palagi para sa'yo. Handang isakripisyo at ibigay ang lahat para sa'yo bilang isang magulang. Manatili silang may respeto sa isa't isa, manatili sa kanila yung pagmamahalan at makinig sila sa lahat ng aming mga payo para maging successful sila in the future. Ako po ay isang ina na proud sa lima kong mga anak. Sapagkat sa mura nilang isipan, damang-dama ko na kung paano nila pahalagahan ang aking pag-aaruga at pagdidisiplina ko sa kanila. Kaya po'y nagpapasalamat mga anak dahil nakakitaan ko na kayo kung paano nilitaglayin ang aking mga paghubog sa inyong paglaki. Dalangin ko na way taglayin ninyo ang aking naiturong mga gintong aral na inyong magiging sandata sa pagtahak ng inyong mga naisin at mithiin sa buhay. Naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging isang mabuting anak at maging huwaran kayo sa inyong kapwa. Manatili sila sa kanilang tahanan. Ito yung pagkakataon para magkaroon sila ng quality time para sa kanilang mga anak. At the same time, dapat ay sumunod din sila sa mga rules at saka regulations na ipinatutupad ng ating pamahala para manatili silang safe. Sa aking pagiging frontliner, dapat sa tahanan pa lamang ay kakitaan na ng disiplina. Nang sa ganun, sa paglabas ko ng tahanan, ang aking iiwanan ay safe. At sa aking pagbalik sa aking tahanan, dapat ay taglay ko rin ang mga safety precautions. At ako ay palaging may panahon sa aking gawa, sa aking trabaho, sa aking mga anak, at sa aking buong pamilya. At sinisikap ko rin na ang aking sarili ay dapat laging healthy. Maging matatag lang po tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Isipin na lang po natin na lahat ng ginagawa natin ay merong magandang resulta. Isipin na lang natin na para sa pamilya po natin ito. At saludo po ako sa lahat ng mga magulang, mga frontliners na katulad.